5, 4, 3, 2, 1, Q. Welcome to our channel, the Snooki Serna channel. Ngayong araw na ito, I am so honored to have with us in our channel another great actress in Philippine cinema. Isa pong artista na hindi matawaran ang galing sa comedy man o drama. Friends, ang nag-iisang Carmi Martin. Thank you for inviting me. And finally, nandito na ako. Kamusta na, Ate Carmi? Masaya naman ako at nandito ako. Very busy sa maraming bagay. Masasabi kong I am in a state na blessed ako ng Panginoon ngayon sa mga bagay na gustong-gusto kong gawin. Praise God for that, ate. You're known kasi to have this youthful body. Ano ba si kaya to noon, ate? Gusto ko malaman. Kasi nung bata pa lang ako, nung mga 20s, talagang I really apply na body lotion, and then naglalagay na rin ako ng cream sa mukha. I really take care of myself. Sunblock. And right now, as we age, sinasabi ko na mahirap na po yung pagbawalan kayo at certain age na sabihin, o bawal ka nang kumain ng ganito kasi may sakit ka ng ganyan, ganyan. Mas maganda na yung gradual na ikaw mismo ang nagkakaroon ng disiplina sa mga choices mo sa pagkain. Medyo yung love affair ko sa kanin at saka yung mga red wine, medyo goodbye na. Goodbye na. Pag nagte-taping, I need carbs. Yun. Early days mo. Mm-hmm. How was Carmi Martin as a youngster? Siguro ang sabi sa akin noon kasi, when I started, sabi ni Panchito, alam mo ito, ako daw, magtatagal to. Sa, parang nakita na niya. It's not because I'm a good actress. Hindi, really. Wala akong, not like you na, sabi mo nga ikaw, you grew up in showbiz, na talagang na-develop na yung ano, no? Hinili ko nga gustong maging artista, gusto ko maging flight stewardess kasi gusto ko mag-travel. So ngayon, wala talaga akong talent, but I think, di ba isang secret sa showbiz yung pag machika ka, marunong ka makisama, hindi kayong parang may sariling mundo. Pag marami ka namang marami pong minememorize yung mga bida, parati kong sinasabi, huwag nyo nang i-expect na kakausapin kayo. Dahil mas inaano yung energy. Bata ka pa, womanly na ang body mo, sexy ka na pa talaga. Hindi, bata kasi pa nung bata pa ako, akala ko nga magiging tomboy ako. Kasi ang mga laro ko, gusto ko boxing, gusto ko yung mga takbuhan, pagkatapos gusto ko barrel, mga ganyan-ganyan. But when I, at the age of, nung parang na-develop na yung body ko, nung nakita ko, sabi ko, parang naman akong Barbie doll. Parang ang liit nung tiyan, tapos, saka hindi, tas ang haba ng legs, nakakatuwa. So, there was a certain age na talagang nakita ko nga na sabi ko, parang sexy yata ako. Na-experience mo ba yung ligawin ka mo sa mga boys? Kapit ba? Aba, tinga bakla, naligawan ako. Nung na-busted ko, tapos nagkaroon ng Santa Cruza ng bakla, sabi ko sa, parang si Victor ito. Naging Victoria na, tapos hindi makakaway sa akin. Pag-usapan natin yung entry mo sa showbiz. Bilang ikaw hindi ka mahilig mag-artista, gusto mo maging flight stewardess, paano ka naman nakapasok sa showbiz? Kasi noon, alaalalay ako ng sister ko, yung panganay. Siya yung kamukha ni Pilar Pilapil. Ang ganda-ganda ng mukha. Siya yung gustong mag-artista, tapos alaalalay ako. So ngayon, sa lahat ng mga ginagawa niya, kunyari may pictorial for a calendar, or nagmamodel siya sa GP, Gerard Peter, nakuha ako. But kasi hindi during... Ka audition, hindi na, wala na. Wala na. Tapos kasi Pilika. During that time, ang ano ko talaga is to help my family financially, yun. So medyo parang kapit din sa patalim. Pero it became the stepping stone to where I am right now. And for you to be able to enter showbiz. Yeah. Mm. At sa show business, sino ba yung matatawag mong parang naging mentor mo? Si Dolphy. Tito Dolphy. Mm-hmm.
bilang naging Charlie's Angels. Maraming, Charlie's Angels. Kasi kinontrack ako, tapos sa kanya ako nakakuha ng maraming pointers dahil matagal ko rin siyang nakasama. Dolphy, si. Que es muy guapito, es muy macho. Macho nu rin. Wow, ang galing magkastila. Oo nga eh, nakakahiya. At ano yung pointer na, o yung advice ni Tito Dolphy na hindi mo makakalimutan? So, yung yeah, hanapin nyo ang camera. Hard. Saka yung always be professional. Naalala ko kasi, ang isang nakakatuwang story dyan, umulan. Eh di ba, man of few words yan eh, di ba? Bigla nagalit sa amin, ano ba kayo, mga asin? Laambon lang, bigla kayong nawala lahat sa fe. Siya'y nagturo ng timings. Oo, yeah. At saka, syempre, andyan si Nova Villa dahil sa Chicks to Chicks. Yes. Ay, yes. Oh, mm-hmm. Surrounded ako ng talagang gumaling ako, naging forte ko ang comedy because, not because na pinanganak akong komedyante or something, pero alam mo yung surroundings mo kasi na surrounded ka with good actors and actresses that are very good comedians. Ate Carms, pero before you became known as a very good comedian, for a while, pinackaged ka as a sexy star. Yeah. Mm-hmm. How did you feel about that? Actually, at it was, ang director ko noon was Lino Broca. Mm-hmm. Siyempre, di ba pag sinabing Lino Broca, talaga namang hinahangaan. So ngayon, may ginawa ako, yung parang pinaka-big movie ko, launching movie ko, was the Hot Property. That I have a scene na parang naliligo ako, tas naked sa likod. Alam mo, ay, pagkatapos ko gawin yun, tapos may eksena na love scene with Philip na silhouette lang naman, pero wala kang damit. Ay, sorry ako na ulitin itong araw na ito. Hindi ko tayo ito. And I also want to protect my family. So, pinilit ko talaga na maging sa TV, kasi sa TV may censorship. Tsaka noon, I was offered also yung sa parang yung lakahubad, yung mga isla, mga ganun-ganun. Yung mga experimental, experimental cinema. Experimental cinema. At during that time, wala akong kapera-pera. But I said, parang wala na akong pambayad dun sa renta, dun sa ano ko. Kumapit talaga ako sa dasal na hindi ko gagawin to. Kasi ang paniniwala ko, kailangan may natitira kang maitatago mo sa katawan mo sa imagination ng audience mo. So, siguro that's the reason why I'm still here. Talking about exploitation, were you exploited, you think? Maraming times na gustong magkaroon ako ng frontal nudity, tapos mabuti na lang may makulit akong kasamang boyfriend, may hawak ng barel. Alam mo yung parating nagkakaroon ng mga ganong instances na buti na lang merong kontrabida or it's either my family na sinasabi, ano ba yan? Binabastos na kami sa ano? Meron daw kaming, ano, bomba star. Alam mo pa yung mga tao, yung mga ganyan, bold star na ano, na kapatid, ganun-ganun. So, sa sobrang ayokong pati yung pamilya ko nasasaktan, talagang ginawa ko nga na mas mag-focus sa television. Pero yung exploitation, like sasabihin na, like what's happening right now, na may mga, oh, kailangan mong maki-affair kay ganito, para mabigyan ka ng, sexual favors. Meron akong mga invitation na ganyan during that time. Kasi nga, ang sexy ko eh, di ba? And may mga producers din na talagang gustong, nag-try mag-take advantage sa akin to the point na, Tinula ko talaga at sinabi kong hindi dahil ganito ako na sexy or parang pinapackage nyo as a sexy star, eh pwede nyo na akong i-exploit. So merong mga, sinabi ko nga during nung 80s mas maraming babae ang parang mas na-exploit na mabibigyan ka ng popularity if for example papayag ka na magkaroon ng sexual relationship with the producers. Kasi sabi nga nila yung producer's couch or something. Parang ang ginawa ko, ang ginawa namin ng mama ko is that, katulad kay Danny Chalcita,
eh mahilag makipagkwentuhan hanggang umaga. Sumasama kami para makipagtsikahan. Tapos si Anding Fernando rin, pagka may mga ano yan, si ano rin, Dolphy, Tito Dolphy, ganyan-ganyan, mahilig na lalabas yan. Nandun kami sa samahan namin. At saka kasama nyo si Mama. Kasama, oo, hanggang paumagahan yun. Yun ang ginagawa ko. Pero yung mga ibang nagpaparamdam, marami talaga. Buti na, ano mo na na-deterrent sila. Oo, and even nga yung to be exploited na parang wala kang pera ngayon, parang inaano ka ng demonyo, wala kang pera ngayon, magubad ka na, ganun-ganun. Maganda nga rin na meron kang ano, pamilya na nagbabackup sa iyo, support system to say hindi mo kailangan gawin to para pakainin kami kasi naging breadwinner ako in the family, but for them hindi mo kailangan maghubad para maging breadwinner. Yung pagpapasexy mo, ate, wala kang regrets? Kasi nga, sexy eh. Parang hindi bagay sa akin yung mattress. So sabi ko, ano ba ito? Tuwi na lang may call sheet ako, ang wardrobe ko, two-piece. Tuwalya. Tuwalita. Mga ganun. Paliit na ng paliit. Pag may eksena ako, panty bra, tumatakbo, ganyan-ganyan. Well, siguro that's part of the journey. Ang mahalaga is the, you know, it's still, wala pa naman ako sa destination. But, it's still the journey. At until now, nandito ako. At hindi na ganon. Exactly. Minsan nga, may offer pa ako na, sabi ko, ano ba ito? Ang tanda-tanda ko na yan pa. Ibibigay niyo sa aking role. So, malis ako. For the first time, medyo. Biba Max yata yung napasukan ko. Eh, sabi ko, hindi po yata ito yung na-text sa akin at nasabi. So, sorry, but for the first time, I said, no. I cannot do it because of my Christian faith. And umalis ako. In transition mo from comedy to drama, how did you do that? Kamusta yung naging transition? Mahirap. Kasi even for example, yung naging comedian ako, to hosting, alam, ang hirap pala nung may hawak kang mic at nakatingin ka sa camera. Kasi usually, ang ano mo, yung hindi ka, sasabihin, huwag kang titingin sa camera, ganun-ganun. So, sige, going back to your question, yung transition ko from comedy to drama, mahirap kasi nung nag-transition ako to drama, karamihan, ano, kontrabida. Yun na lang, alam mo ba, baka hirap-hirap tumawa na, parang hindi mo alam kung paano mo i-voice acting yung pagtawa, tapos yung pagdigas, parang ang acting ko parati noon. Tapos mami, pagod na ako kasi hindi ako dumaan sa acting workshop at that time. At speaking of which, ikaw ba, are you for acting workshops or not? No, I did acting workshop under Ryan Carlos, yung Chabak acting workshop. Recently lang, at the age of 59 to 60, two years ago, and then nag-Chabak acting workshop ako. Why? Because I felt na ayokong yung acting ko nung 80s, na hinga-hinga acting, at saka yung parang ham acting, eh yung pa rin yung i-offer ko. I want people to see another me in another role, in another role. Nung naka-work ko nga si Dennis Trillo, sabi ko, you know, I admire you so much because you can smoothly go to a transition to another role. Yung bang kahit na ano, mag-gay or siya yung si ano Manalo or maging sa Maria Clara at Ibaram. Ang galing-galing niya. Kaya naman sa Kulang Lupa, iba naman Pero, can you say, ate, na malaki po ang ambag ng TV sa pag-further ng career ng isang Carmi Martin? Yes. Chika-chika-chicks, Tonight with Dick and Carmi. Abangan ang susunod na kapatid. Yung drama anthology nga. Tapos yung pinakalas ko, yung Walang Matigas ang Pulis, sa Matinik na Misis. Ang dami kong soap na nagawa, no? With Bea Alonso, with John Lloyd. Marami rin ako sa ABS. Malaki ang ambag ng TV. And until now, gusto ko talaga sa television. Mas preferred mo ang television? Yes. Mas mahaba ang ano buhay nung
project. Ano sa mga nagawa mong TV shows, ano ba yung parang pinakamalapit sa puso mo? Ay, yung Tonight with Dick and Carmi. Roderick Paulate and Carmi Martin brighten up your Wednesday night with a terrific repertoire of songs and dances. Chicks to Chicks. Kasi Chicks to Chicks run for 12 years. Yes, yes, naging close na talaga kami ni Nanova to the point na umayaw na ako, nakipag-boyfriend ako, bumalik ako, ganyan-ganyan. Ang tagal niya, Chicks to Chicks, yung abangan. Igo, wag mo mamapasma ako. Galing na ako sa opisina. Mamaya na lang ako maligo. Tonight with Dick and Carmi, yung drama anthology ko, yan. Dahil nga, I was handled by the best of the best directors. Such as? Lino Broca, Marilu Abaya, Ishmael Bernal. Grabe. Oo. Dami. Ate Carmi, kung napuno ang filmography, mm-hmm. yung filmography mo, gano'n po makahirap gumawa ng isang variety show? Naku, napakahirap kasi unang-una hindi ka kakain. So, kakain ako pagkatapos ng show. The show is every Wednesday evening. After that, kakain talaga ako ng parang gluten. And then, kain pa. Tapos magre-rehearse ka ng sayaw, which ang hirap. Akala ko yung sayaw lang sa disco. Hindi pala. Tapos, I studied singing. Kasi nga, dati uso yung, ano, yung ghost singer. Sabi ko, no, no, I want to learn how to sing. Tapos I became somehow a singer. Yes. Ate, ikaw, di ba nagtanggak? Oo. Ano ang experience mo sa mga times na yun? Ano ba, how do you feel again? Oh, I love it. I love it. Kahit hindi ako, at naghihirap ako kung hindi kumain, at ang hirap ako ng mga dance steps, dahil unti-unti dinatanggal yung ano. But I truly enjoyed Tonight with Dick and Carmi. Ang sarap-sarap suotan ng sexing payat na may... ano na, parang ang tawag nila sa akin, Barbie doll. You are. Yun. So, I love that, ano, yung time ng Tonight with Dick and Carmi. Sabi ko nga, sana it's never ending because I was young, I was fresh, I was so popular. Kaya lang lumaki yung ulo ko that time. Yun ang mahirap. Yun ang nire-regret. Talaga ba, ate? Nakakaano eh. Oo, oh, yeah. Yung parang nagkakaroon ka na ng authority feeling mo. But, you know, mas maganda yung you strip all this. I have the Tonight with Dick and Carmi, all the Louis Vuittons and all the car, the Mercedes and condos and ganyan. Mga alam ko na ang dami-dami may gustong lalaki sa akin during that time. Sikat na sikat talaga. Pero at what point in time did you realize na parang, parang it's getting into my head, lumalaki na yun? Naramdaman ko naman. Wala ka naman nakaaway at that time. Hindi, naramdaman ko na lang dun sa MMK guesting ko. Kasi gusto ko parating umuwi ng maaga. Di ba yung pag ikaw yung sikat, gusto mo parating ikaw yung nauuna. Pinaakit ako sa puno, tapos nagagalit ako, sabi ko, pagbaba ko ng puno na to, uuwi na ako kasi tumitila ako na yung manok at sasakay ako ng kotse. Just to find out, hinarangan nila yung kotse ko. So, without saying anything, siguro inis na rin because of my attitude. And then, buti na lang, sabi ko nga noon kay Boy Abunda nung nag-guesting ako, nagkaroon ako ng time na iapak uli ang pa ako sa lupa. At nagkaroon ako ng chance na mabigyan pa ako ng mga trabaho para makita nila yung pagbabago ko. Ate, would you say na ito yung time na that you found Christ? Yeah. That's that also... is when you realized your mistake? Yes, yes. Oo. Ano? Anong year ito, ate? 1997. That's some of the men in your life. Lagi pinag-uusapan kasi yung pagiging single mo. What is your take on that? Na pinag-uusapan parati, parang people are making such a big deal na, ay, si Carmi Martin single pa hanggang ngayon, 60. Ano? Dati it was parang an insult for me na sasabihin, matandang dalaga, tapos single blessed. Oh, ayoko ng single blessed. Yes, my God, ano ko, madre. Ganun. But, you know, as I surrender everything to the Lord, because I was always crying, all my relationships are wrong. Tapos, when I became a Christian, sabi ko, ang tahimik pala nung buhay. Tapos, na medyo nag-backslide pa nga ako, nagkaroon pa ako ng another relationship to the point na para akong pumasok sa dilubyo na na-compare ko yung 3 years na
peace with God na wala akong boyfriend. Sabi ko, Lord, nagdasal ako. Kung hindi naman ito yung gusto mo sa akin, pwede bang by your grace, tanggalin mo sa akin yung last pull na nararamdaman ko at saka yung desire ko na magkaroon ng asawa, ng mga anak, ganyan-ganyan. Alam mo, yun ang instant na sagot. Nawala yung desire. Nawala. Tapos, naging sobrang freedom ako na nawala yung parang, uy, may cute doon. Teka muna, papakute muna ako. Ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Nawala. Tapos, I am so at peace right now. And yun nga ang gusto kong sabihin doon sa mga single na minsan na nagpapahirap sa inyo, yung gigising kayo sa umaga, single pa rin ako. Wala pa akong boyfriend, ganito, ganyan. Kasi yung sinasabi ng society. Ng society, kailangan may boyfriend ka, kailangan. Ako right now, you know, I only have one audience and that is God. Amen. Diba? So, wala akong pakialam kung anong sasabihin ninyo. Ang mahalaga, yung relasyon ko sa Diyos, kung ano yung, kung paano ko siyang, sabi ko nga, baguhin mo ko, Lord, everyday, paano kita mapi-please? Gusto kong mabago yung mindset ko each day. How can I be a Rahab? Yung pong si Rahab, isang prostitute sa Old Testament na naging kanununuan lang naman ni Jesus Christ. Na ganun ang ibig sabihin na kahit sino ka pa, kahit ano pang pas mo, kadumi mo, pag talagang tinanggap mo ang Diyos, magagamit ka niya. Amen. For His glory's sake. And right now, I am so blessed. Amen. I am so happy. I have my pets. Na yung paging motherly ko, doon ko na bibigay. Yun. On that light, how do you see men in your life? Wala na. Parang mas, pag may nakikita ako, mas interesado ako tingnan yung may buntot. Hindi yung demonyo. hindi si Satanas. Ha? Yung mga dogs. I thank God because I call them a glimpse of heaven. Because God is, di ba, unconditional love. But what if sabihin ng Panginoon, ano na naman to, rhetorical, oh, Carmi, I have someone for you. Ay, hindi, okay lang. Okay pa. Kasi ang usapan naman namin nung nagdasal ako noon, sabi ko, buksan mo na lang ang mata ko kung meron ka nang gusto para sa akin. Yun, it's a matter of being obedient. Pero sa awa ng Diyos, nakabukas naman yung mata ko ngayon. Wala naman ako nakikita. hindi pa. Wala. Diba ate, ano? Basta ang saya-saya lang ng being single. Yung pagiging single po is cool. Tag mo naman, single naman ako. Hindi naman ako mukhang losyang. Diba? Ate, so ate, would you say that you are now living a more purposeful life? Yes. Yeah. You went back to school in 2003. Yes. Hindi lahat nakakagawa nun. Uh-oh. You graduated fine arts lang naman. Yes, also in 2011. Interior. Yeah. Mm-hmm. Una muna 2003, interior you graduated designing. From interior designing. Yeah. Ate, paano mo na-achieve itong mga bagay na ito with your schedule? You are a busy person. Yeah, hindi nga kasi nga, kanina po nag-uusap kami ni Cookie about water baptism. She already accepted Christ as her Lord and Savior. Sabi ko, oh, did you attend? Kasi meron yan. Nung unang sinabi sa akin na, meron pong uwa-attend kayo from 8 o'clock hanggang 5 p.m. Ano? Hindi ako uwa-attend. Ang haba naman ng seminar. Ganyan, 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 ganyan. But as I discovered na nung umattend ako, tapos kasi maraming pagdadaanan before, kasi parang, when you accept Christ as your Lord and Savior, para ka nang bumoboto eh. Hmm. Merong hindi po katulad to nung baby ka na wala ka naman choice, di ba? Pero parang dinedicate ka na, oo. So ngayon, maraming seminar about yung parang the drive out nila yung mga unforgiveness sa puso mo, mga ganyan. So, nung naka-attend ako at napanindigan ko, talking about the 8 to 5 p.m., alam mo, ang naging fruit nun, na meron pala akong disiplina. Tapos after that, naging fruit again is to simplify my life. And I studied interior designing nung hindi ako busy sa pag-aartista ko. And then I graduated nga, nag-college pa ako para to take the interior designing board exam. But
hindi po ako pinalad. Pero, ay, at least nag-try. Diba? Marami pala akong makakayanan. Yung may verse dun sa Bible, you can say to this mountain, move from here to there, and it will happen. Na yung bundok, na literal, hindi mo mapapaalis yun. Pero yung bundok nung problema ko before, yung attitude ko before, na bago yung buhay ko, isipin mo, nakapag-aral ako, I went back to school, nabayaran ko yung mga utang ko, pagkatapos yung mga relationships ko, na nahindian ko. Tapos sabi ko po sa boyfriend ko, inis na inis kasi ang feeling niya, siya ang God ko. Sabi ko, di umatin ka ng Bible study. Eh ayaw. So, ang dami, as I simplify my life, kasi remember that Christ was riding on a donkey. Mm-hmm. Hindi siya naka-char, ano? Chariot. Diba? Mm-hmm. So, sino naman tayo? So, ang meaning pala ni Jesus Christ is for us to simplify our lives. To strip all this, mga ako si Carmi Martin, naka itong TV show ko, ito ang mga achievements ko, ito ang mga accomplishment, ito ang mga awards ko and everything. Dapat pala, ang totoong sino ka is kung sino ka sa harap ng Diyos. We will have Flash the Movie. Nako, napaka-unforgettable talaga niyan. Kasi yung Kainatabel, talaga namang isang masterpiece ni Direk Lino Broca na nakasama nga ako. Pero ang inside story niyan, dyan yung nahulog ako sa White Castle Whiskey. Na pagka-professional ko, akala ni Christopher, ni Boyet, naglolo ko lang ako. Inalug-alug pa yung kamay ko. Sabi ko, aray ko, oh my God, tapos may eksena pa na nagbabike ako, na pinagbike ako. Isipin mo, nahulog ka na nga. Nahulog ka na nga. Nahulog ka. Tapos may rape scene pa. So pumayag ako. And then, we have to go to San Sebastian Film Festival. Kasama ako. Alam mo, pagbagets ka, dapat nakakast yung ano ko. Nang 3 months, pinuputol ko na lang yung buto ko. Tapos, hindi ako nag-therapy or whatever. Tinerapy ko yung sarili ko. Ganong kalakas ang loob ko. Magkapatid na lalasunin ang galit. Isa-isa silang nawawala. Cain at Abel. Noong una, takot-takot ako kasi parang alakas ng boses niya. Tapos ang first movie ko nga, dalaga si Mrs. Pinata, si Mister. Bagets pa ako noon. Nung sinabi, sige, tapo, last day na to. Umiyak ako. Umiyak ako sa kanya, kasama ko, mama ko. Sabi niya, bakit ka umiyak? Kasi po, last day na. Tuwan-tuwa ako dun sa shooting. Alam mo ba, naging favorite niya ako. Tapos nagpupunta si Direk Lino Broca sa bahay para doon siya mag Christmas Eve at New Year's Eve. Diba, naging family pa? I never pa realized na yung pagiging raw ko, na-touch. Tapos sinabi niya, kung di, gusto ko nga maging flight stewardess, ano mo ba gusto mong makita abroad? Sa Eiffel Tower, alam mo siya yung unang nag-ano sa akin. Ninalala Nagdala ako sa Paris. Ang dami kong festivals na napuntahan. Kahit hindi naman ako saan sa pelikula, pinapagawa niya ako malaking picture doon. Di ba nag-enjoy siya sa company mo? Sa company ko. At saka ginawa niya akong baby. Bumibili siya ng milk para sa akin. Kasi daw tuwan-tuwa siya. Gusto niya, pagbabae daw siya, ganun daw yung katawan. Na parang Barbie, laki ng boobs, tas ang liit nun chan. Pero ang takaw-takaw kumain. Ate Carmi. Yung hot property. Oo, yan yung kinukwento ko kanina na parang medyo, dahil nga si Direk Lino Broca ang director, napapayag ako. Pero I would say na I will not do it again. Yung mga scenes na ganun. For the sake of my family and at that time. Ito kasi parang yun nga, respeto mo kay Tito Lino, trust mo din siya, you trust in him. Na hindi naman pipitsuging director, di ba? Yung shower scene, na yung shower scene na eksena, pagkatapos nung nagpunta ako sa CR, umiiyak talaga ako. Umiiyak talaga ako because I said, hindi ito yung gusto ko. Kasi karamihan naman talaga ng mga nag-sexy stars, hindi talaga nila gusto. Paano pa ako makakapagbagong buhay? Mahirap na. Kung alam mo lang ang pinagdaanan ko, baka pangdirihan mo ako. Ito, ate. Ay, naku! Zabel! This must be love! Zabel! This must be love! Miss Gala,
Pagkatapos ng chismis mo, would you please step into my office? Yes, sir. Ismael Bernal naman niya. Ayan ang masasabi ko. Wala akong in-acting dyan. Yung mga paganyan-ganyan kong acting na, hello, sir. Naku, si Ismael Bernal. Si Ismael ba yun? You called, sir? Ah, yes, Ms. Galang. Has Mr. Pacheco confirmed our dinner appointment for tomorrow evening? Yes, sir. 7 o'clock, sir. Lahat at saka yung mga na malabo ang mata ko, na mga sa typewriter, ganyan-ganyan. Siya lahat ang umacting noon. Such an unforgettable role for me, di ba? Walang kalugtong ang nakaraan. Sharon Cuneta. Ah, okay. Oo. Tsaka si Boyet. Yes, no? Sir. Mm-hmm. Siyempre, working with a megastar. Oo. Eh talaga namang ano, kahanga-hanga. Ako, ang girlfriend ni Ronic. The next Mrs. Roldan. Ang future stepmother ni Gretchen. At ang susunod na senyorita mo sa bahay na ito. Nako, nagkaroon naman ako ng amoeba na. Yun naman ang kwento ko dyan. Di nagka-amoeba ako, kala ko mamatay na ako. Ang laki-laki ng tiyan ko. Tapos yun naman yung the show must go on. Diba nagsishooting ka? My God, the pain that I was undergoing during that time, yung filming niyan. Tapos sinasabi na, sabihin mo, tumayo na siya. Aray, ang sakit-sakit talaga. Pero yun talaga. Kaya din siguro until now nandito ako. Kasi kahit na ano ang sakit ko, pag sinabi kong oo, dadating ako. Ay, si Gabriela, nako. Yan, during that Tonight with Dick and Carmi. I think that movie was meant for Nora Honor. Pero meron yata siyang ginagawa sa akin na bigay. Nakakatuwa dahil nabigyan ako ng isang pelikula na hindi po ako nakahubad. Hindi ako sexy, ganyan. Nakakatuwa na action-action siya. Itong tanda mo, Berto. Maghintay-hintay ka't malapit ng sintensya mo. Pero hindi pa huli ang lahat. Kung may natitira pa sa yung dugo ng bangkalaan, maaari mong ipanghugas yan para sa lahat ng kabahuan mo. Ano ba yung mamalaki nyo? Mga bete nyo? Buti na lang wala akong toyo, kung hindi pagbibingbangin ko kayo, mga linti kayo. At ikaw, anong pinagmamalaki mo? Yung singit mo na kasing itim ng kaluluwa mo? Putang ina ka! Huwag mo kaming tatakutin! Subot! No other woman. Ang mundo ay isang malaking kiyapo. Maaagawang ka. Lumabang ka. Yan! Dahil nga ang mundo ay isang malaking kiyapo. Maraming snatcher. Maaagawang ka. Lumabang ka. Ay, kasi, tinuwa naman yung itsura mo. Ha? Panahon na para i-pack up mo yung Lucy Torres mo. Ilabas mo na dyan si Gretchen Barreto. Very memorable sa akin yan. At alam ko yung mga tao gustong-gusto nila yun. Nicolas, huwag mo akong iiwan. Because in love, there can be no other woman. At the Four Sisters yan. Hindi ako si Janet. Jeanette Vuillard. Tawang-tawa ako sa'yo. Yes! I'm Jeanette. Hello, Janet. Ay, no. Hindi Janet. Jeanette. Magkaiba yun. Yan ang role na nag-characterization ako and I nailed it. Exactly. Yun, ito, I nailed it. Kaya yun yung inspiration ko that I want to offer different characters and different roles. Mukha ba akong nagbibiro? This is my serious face. And this is my joking face. Ah, the little mistresses. Naku naman, yan naman talaga. I am so proud to be part of that big cast na sina Pok Wang, yan si Oge na mahal ko, si Agot Isidro, di ba? Si Arcy Muñoz, napakarami naming magkakasama dyan. And directed by June Lana. Sabi ko, sana magkaroon ng part 2 dahil ano talaga, yung mga ganyang pelikula na gustong-gusto ko talaga na makasama ako. It's an honor. Tapos, that was the first Filipino film na pinalabas sa Prime Video. Anong unang mong tinanggal? Bra, panty, o konsensya mo? Ate, thank pick you. A name. Ay, saan ba? Kala ko dyan sa kapi ate, mo. Ito. Ito si Philip Salvador. Ito. Kuya Ipe. O si Ipe. Balandito nanligaw sa akin to.
Next na. Ay, si Dick, my love. Together for... Ay, sorry. Bawal po yung content. Basta, ang pagmamahalan namin ni Roderick Paulate. Forever yan. Si Dick ba naligaw sa'yo, Ate? Hindi po. Hindi naman siya naligaw. And... we choose to be single until now, kaming dalawa. So, walang masama doon. Ay, si Tessie Tomas, siya ang mentor ko naman na talagang siya ang nag-push sa akin to go back to school. Siya yung nag-push sa akin to take acting workshop. Siya yung parating nag-i-inspire sa akin. Sabi niya nga, mag-stage ka. Sabi niya sa akin ganyan. So, until now, BFF pa rin kami. Ay, si Big Soto. Ano kinalaman ni Big Soto? Ate, si Big Soto. Ate, dinigawan ka ba ni Bossing? Hindi ko alam. Pero, dati kasi landline pa eh. Napatawag. Hindi ko alam kung party line yung kausap ko o siya. napatawag sa bahay. Sabi ko, bakit may shooting pa tayo? Eh, di ba may magkasuplad? Supladong magandang mata si Big Soto. Pero hindi naman siya natuloy na nanigaw sa akin. Pero nagparamdam si Bossing. Wala, isang dial lang. Biglang pinabana ka. Nung mali yung sagot ko. Christopher De Leon. Oh, ako, talagang ilang beses ko siyang nakawork. Pero never naman nanigaw sa akin. Pero na, marami akong na-witness na ka-etchingan niya. Kasi parati kong kasama. And I'm happy na he end up with Sandy. Kasi sa mga nakita kong kalaguyo niya, no, si Sandy talaga yun. Talagang nasabi, no? Oh, alam naman ni Sandy yun. Connie Reyes. Ako, si Connie naman talaga. Ang parati ko rin ka-chat pagdating sa spiritual. At saka pag may mga guesting ako, sasabihin niya, pakasend mo sa akin yung link. Balita ako na guesting ka. Tapos na-i-inspire siya how much yung transition ko sa pagiging Christian, na how na nabago yung mindset ko from desiring to have a husband. Right now, ako pa yung nag-a-advocate of happy and being single. Yun, na parang yung i-inspire ko. Yeah! Si Christine Reyes. Ayan, love ko rin to. Una, tinetext ko lang siya na sabi ko na, you know, I admire you so much. Talaga, ang gagaling-galing mo. Hindi kayo magkakilala. Hindi. Tapos hanggat sa naging anak ko na nga siya dun sa No Other Woman. Yun. Pero until now, you know, hinahangaan ko siya kasi she's very disciplined. And nakita ko rin yung may transition siya nung napahiwalay siya sa dun sa husband niya. And right now, nakikita ko the joy that she has because she accepted Christ as her Lord and Savior kasama pa yung kanyang boyfriend. Right. Thank God. Yeah. Being Christian, how is your relationship with our Lord and Savior, Jesus Christ? Yeah, I start my day with... Kasi sinasabi nga, the best is the best that you can give to the Lord. And one thing is, I give my first. Pagising ko sa umaga, I read the Bible, I sing a song. Kahit saan po ako nandun, may shooting na ang call time, alas 4, gigising ako, alas 3. Matutulog ako sa set kung ano kinakailangan. Pero I will give time to praise God and know His Word. And tatanungin ko sa Kanya, Father God, ano po ba ang mensahe mo para sa araw na ito sa akin? Tapos nagsishare ako sa Facebook ng mga Word of God. Yun. Thank you, Ate. Thank you also for guesting me. Words to Ponder from Psalms 128, verses 1 to 2. Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His ways. When you eat the fruit of the labor of your hands, you will be happy and it will go well for you. Amen. May naamoy ka ba, Ate? Mabango yung naamoy niyo. May nalalanghap ka. Mia Mison. Mia Mison Home Fragrances. I would like to thank Mark, Ina, and Shirley. Thank you so much for all your support. Jill Stewart for my eyewear. Thank you to Ma'am Ace Nepomuceno Chang. Maraming salamat po. Lucy Britannico of Britannico Salon and Hair Shop Salon for my hair. Omnident Dental Center for my smile. Maraming salamat po sa inyong support. They are located at 1706 Rimando Building, E. Rodriguez Senior, Cubao, Quezon City. Last but not the least, I'd like to thank Arc and Vine Cafe. They are located po at 3277 Zapote Street, Santa Cruz, Makati. Salamat po na marami to
my sister, my friend, Ma'am Angela, and her beautiful daughter, Chef Janina. Maraming maraming salamat, Janina. Yummy food. Sarap. Ate, and this is for from us. The one and only Miss Carmi Martin. Thank Ma'am, you. Maraming salamat. Thank you so much. And ayan, Ma'am Carmi. Naku, mahilig po ako sa mga pabango sa bahay. Yeah. Thank you. Mason. Thank you very much. Akala mo naman nanalo ko sa beauty contest. Yeah. Ate, thank you very much. And sana na-inspire ko kayo sa kwento ko. Nakakatuwa. Ang ganda naman ng mga questions na napagdaanan namin, ang journey ko in life, and ang journey ko sa pagiging Kristiyano. Sana po, ano talaga, most especially the single women, be happy. Kung ano po yung calling, huwag niyo po ikumpara sa akin. Dahil as we walk with the Lord, may iba-ibang unique way. Kaya nga, fingerprints natin, iba-iba eh, di ba? Kasi unique ang calling natin sa kanya. May gift po siya para sa inyo. Yeah. Amen. Thank you, Ate. Thank you, Ate. God bless you. Thank you. Salamat ako sa iyo, Ate, for obliging us. Maraming salamat din sa inyo, mga friends, sa pagsama po ninyo sa amin dito sa isa na naman magsayang oras dito sa ating munting palabas. Ito po si Snooki Serna. Friends, always remember whatever happens, rain or shine, friends po tayo. Thank you. God thank bless you. All. Hope to see you again soon. Yes. Thank you. Love you. Love you. Ayan. Thank you.